Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw sa inyo, ka-coffee. Nako ha, nako, nako, nako ha. Binabaliktad niya na ngayon yung issue. Si Harry Roqueta, binabaliktad na ngayon yung issue. Mukhang si PBBM daw ang may secret agreement at hindi daw po si Dongdong Xi ang may secret agreement. Aba, bago ito ha. Bagong narrative na naman nila ito ha. Bagong pinapakalat na naman nila ha. Sinisisi nila ngayon si PBBM at malinis si Digong. Yan. Ganyan ang narrative nyo ngayon. Tingnan mo yung mukhang yan, no? Coffee, oh. Tingnan mo yung mukha ni Harry Roque, oh. Halatang bitter na bitter, no? Sa administrasyon. Di paano walang posisyon. Hindi binigyan ng posisyon. At ang narrative niya naman, ulit-ulit na naman daw, walang college degree si PBBM. At kina-question niya, baka hindi raw marunong magbasa yan ng mga periodiko, ng mga journal. At mayroon daw po itong agreement. Si PBBM ang may agreement. Nakakatawa na lang kayo dito. Sige, pakinggan natin ka-coffee itong mga kasinungalingan na naman na pinapakalat ng kampo ni Digong, particular po nito ni Harry Roqueta. Yan, pakinggan ninyo ha, kung gaano katabil at kabastos ang bunganga nito ni Harry. So ulitin ko po ha, PBBM, alam ko hindi ka natapos ng college. Pero siguro naman, marunong ka magbasa. Basahin mo na lang yung mga periodiko kung saan na-report po yung pagpasok sa kasunduan na status ko. Oh, wait lang. Yan ka na naman eh. Pero kung hindi pa nakapagtapos si PBBM ng college, bakit mas naungusan ka pa niya? Bakit naging presidente ka, ikaw nag-ambition ka pa rin na magkakuha ng posisyon? At ikaw, ganda ng credentials mo, di ba? Nag-aral ka sa UP, sa kung saan-saan eskwelahan. Bakit hindi ka manalo-manalo sa pagkasenador? Ibig sabihin, hindi batayan ang educational qualifications, ang educational background ng isang individual kung pagkakatiwalaan ka o hindi. Eh, ikaw, ang ganda ng credentials mo, pinagkakatiwalaan ka ba ng taong bayan? Hindi. Hindi ka nga nanalo sa pagkasenador eh. Kachiching-kachiching lang nakuha mong boto eh. Si PBBM, sabi nyo, second year college lang, eh binoto. Pinagkatiwalaan ng 31 million Filipinos. Kaya bobong prinsipyo yan. Pasensya na kayo sa term ha. Pero BOBong prinsipyo yan na educational qualifications yung pagbabatayan. Itong si Harry Roque, sumusunod to sa directive eh. Sumusunod to sa direction na gustong gawin ni Digong eh. Tinan mo yung unang narrative ni Digong, second year college lang. Ganyan yung narrative nila, di ba? Imbis na sagutin yung issue, ad hominem, binanatan yung personal ni PBBM. Gumaya naman itong si Harry Roque. Siyempre, sunod-sunuran kay Digong. Gumawa na naman ng article. Yan ang kanyang narrative ngayon dyan. Second year college. At kine-question niya, baka daw hindi marunong pang magbasa ng periodiko. Sa pa, tinan mo yung mukhang yan, oh. Grabe yung mukhang yan, oh. Magbabasa, hindi wala kang college degree, kaya din basahin yan. At nakikita niyo po, na sinabi pa yan, na-defend rin sana sa camera mismo, sa budget hearing. At basahin niyo na rin yung inquiry article na si Secretary Gasmin sa panahon ni Presidente Aquino ang nakipagkasundo na tubig at pagkain lang ang iahati. Uh-huh. Ayan, oh. Tuturo na naman, no? Si Aquino daw, panahon daw ni Aquino, nagkaroon ng agreement, itong status quo agreement with China. Eh bakit hindi binago ni Digong? Kung totoo man yan, eh questionable na pala yung agreement na pinasok ni Pinoy eh. Bakit hindi nyo binago? Hinayaan nyo na lang. 6 years, hinayaan nyo na lang. Wala kayong ginawa. Pinabayaan nyo yan. Ano ba naman yan? Nagtuturo kayo ngayon. Ang maganda ngayon, pag nagkaroon ng investigation dyan sa House of Representatives, nagkaroon ng investigation dyan sa Senado, dun ka magngaw-ngaw. Dun mo sabihin yan. Dun mo isa-isahin yung mga pinagsasasabi mo, hindi pa iba-iba ka ng narrative. At na-interview ko ito noon si Harry Roque. Sabi niya, nag-ikot siya, nag-search siya. Wala ni isang kaso daw si PBBM sa International Courts, ka-coffee. Kahit saan daw, wala siya nakitang kaso. Pero ngayon, meron na naman. Meron daw dyan sa Amerika. Naka-contempt daw si PBBM dyan. At dahil sa kaso na yan dyan sa Amerika, dahil pinagbabayad daw ito ng 300 million, eh, nakipag-secret agreement na lang daw itong si PBBM sa Estados Unidos. Kaya nag-iba yung prinsipyo niya towards China sa foreign policy ni PBBM. Aba, gawa-gawang kwento ha, bagong kwento ha. Sige, pakinggan natin itong sinasabi nila. Eka, 8:30, nasa 8:30. Bago lang ito ka-coffee ha, as in 20 minutes ago, nung tinapik niya na naman ito. Secret agreement nila talaga. Ewan ko lang po, baka naman pati pagbasa may problema kayo. Pero basahin nyo lang po yung mga periodo ko. Okay. Ngayon, eh sino ngayon ang secret agreement? Uh-huh. Ay, ako ang duda ko. Si PBBM. Oh. Secret agreement. Kasi tignan ninyo, ha? Bago siya pumunta ng Amerika ng unang beses, talagang naninindigan siya. China is our most important partner.
pagkatuloy ko ang independent foreign policy. At ang unang niyang pinuntahan talaga ay si Xi Jinping. Hindi ba pwede magbago yun dahil nag-iba yung circumstance? Kung totoo man itong pinagsasasabi niya, eh kung binubomba na ng tubig ka coffee yung ating Philippine Coast Guard, ganun pa rin yung prinsipyo mo. Eh ganyan kasi yung prinsipyo nila. Eh napina tayo ng China, binuli na tayo ng China, yan pa rin ang sasabihin ninyo. Paninindigan niyo yan dahil hindi niyo kaya ang China. So yan ang gusto nilang mangyari kay PBBM. Stick doon sa paniniwala mo kahit pag-iiba na ng circumstances. Uy, anong prinsipyo na naman yan? Nagkakalat na naman kayo dyan. Ano nangyari pagkatapos? Pagkatapos pumunta ng New York, pagkatapos nakipag-usap sa State Department, nabaligtad na. So, totally tinatawag na niyang puli ang China, siya ay pro-America na. Bakit? Alam naman natin. Una-una, meron siyang civil contempt. 300 million ang pinagbabayad sa kanya ng korte. Kasi ayaw yung sabihin, gunasan yung mga nakaw na yaman niya sa Amerika para pambayad sa mga human rights victims. Ayan, may civil contempt daw si PBBM at pinagbabayad ng 300 million. Di natin alam kung US dollars yan o Philippine peso. Pero noon talaga, natatandaan ko ito ka coffee kasi kung yun natatandaan din, di ba? Kung matagal na kayo sa channel ko, interview ko to, I campaigned for Harry Roque. Diba, sinuportahan ko to, itong GH. Sabi niya, nag-search siya kahit saan. Wala siya nakita na kaso ni PBBM. Ngayon, may meron na. Sinight and contempt daw yan ka-coffee. May civil contempt daw yan at pinagbabayad ng 300 million. At ang iniisip niya, ito daw po yung naging leverage. Ito yung naging dahilan para magkaroon daw ng secret agreement na naman, itong mga secret agreement daw si PBBM sa Amerika para protection siguro dito daw sa tago at nakaw na yaman. Diba? Bago na inaanatid niyo ngayon ha. Bakit? Hindi ba nag-work yung issue nyo sa pulboron? At kine-question nyo kanina yung major accomplishment dyan. Dahil 13 billion pesos sa nagapo ng droga ang nasa ba dyan. Sabi nyo, stage daw. Sabi ni Maharlika, peke daw yan. Stage daw, scripted daw yan. Aba, hindi kayo kumikilala sa accomplishment ha. Gusto nyo lagi negatibo ha. E paano? Nasa pawan kayo dyan eh. Sa tukhang ni Digong. Ano naman kasi nung alingan niya? Dahil hindi ba nag-work kaya ang mga pinaggagawa ninyo? Kaya bago na naman, bagong narrative na naman itong pinapakalat ni Harry Mao, ito ni Harry Roque. Explain mo yan sa Senado, explain mo yan sa Kongreso, hindi yung kung ano na naman pinapakalat ni Papano. Hindi kayo pinapansin eh. Hindi kayo pinapansin ni PBBM, kaya wala kayong tigil sa kaka, ngaw. Gusto ninyo, ibagsak itong administrasyon. Aba, hindi ka lang nabigyan ng posisyon eh. Pero umasa ka sa posisyon. Alam ko yan, umasa ka sa posisyon. Nako. Ayaw ko lang magbulgar. Umasa na after 1 year, mabibigyan ng posisyon. Aba, hindi nabigyan ng posisyon. Kaya ngayon, ngaw na naman itong si Harry Roque. At ang masakla pa, puro kasinungalingan pa ang pinapakalat nito. E takbo ka, sige, tingnan natin. Takbo ka sa pagkasenador sa 2025. Tingnan natin kung manalo ka. Sigurado, diretso yan. Otso diretso sa inidoro yung labas mo kapag tumakbo ka sa pagkasenador sa 2025. Tingnan natin yung confidence mo. Eh baka dapat nagsalita nilang si Tevez dito eh. Yung mga kalokohan ni Harry Roque, natakot siya kay Tevez eh. Natatandaan niyo ba? Sabi ni Tevez, tumigil ka. Kung di ka tumigil, ibubulgar ko yung kalokohan mo. Ano ba yung kalokohan? Corruption ba yan? Chiching, mga mukhang pera. Naku, sana binulgar na lang pala ni Tevez yan eh. Total, ayaw din naman tumigil yan, kakangaw-ngaw kay PBBM. Maganda, magsalita na lang din dyan si Tevez. Mukhang madumi rin pala ito eh. Sige, antayin natin ka-coffee maglabasan ng baho nito. Lalabas at lalabas din yan. So anyway, sige ka-coffee, good morning sa mga nakatutok sa atin. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Huwag kayong maniniwala dito sa mga pinapakalat na naman na kalokohan. Eh, tinuturo nila kayo kay PBBM. Ang presidente ang merong secret agreement sa Estados Unidos. Ano na naman yan? Mga pakulo nyo, mga kalokohan nyo na naman. Anyway, hindi kayo lulusot dahil marami nagbabantay at marami na ang hindi naniniwala sa mga kalokohan ninyo. Anyway, good morning. Ka-coffee, nasaan kayo? Kumusta kayo dyan? Nasaan man po kayong panig ng daigdig? Iyan. Comment kayo dyan. Ka-coffee ng inyong opinion at ng inyong reaction. At basahin po natin yan. At attendance check muna tayo sa mga kapapasok lang sa atin. Sige, kuhiyadanin nyo na ka-coffee yung mga kamay para mag-attendance check tayo. Sabay-sabay tayo mag-attendance check ha. I-click lang po, i-like lang po itong video na yan para sa...
ating attendance check. Yan, para dumami tayo ngayon. Ha? 943 po ang nakikinig sa atin ngayon. I-click nyo lang ka-coffee itong like para makapag-attendance po kayo. At i-shoutout natin yung mga ka-coffee natin. First honor as usual, si Shofie. Laging present sa atin. Magandang gabi sa iyo, Shofie, ha? At kay Ma'am Gloria Presas. Good evening, ka-coffee. At kay Mariam Kyo. Good evening, ka-coffee. Itong si Harry Roque, wala talagang tigil yan. Halos araw-arawin itong si PBBM para ibagsak itong si PBBM. Walang katigil-tigil yung abogado na to. Magaling na abogado. Julius Capispisan, magandang gabi po sa inyo. Nakikinig mula dyan sa Qatar. At kay Mrs. R. Mrs. R, nakikinig ka ba ngayon? Happy viewing po sa inyo. Kay Lex Montero, ha, grabe talaga magsinungaling ang mga DDS is HITS. Exactly. Tapos, ito, nakakatawa. Itong major accomplishment dyan sa Batangas, di ba? Peke daw, stage daw. Bakit daw dumaan sa checkpoint? Isan dadaan yung van na yan? At bakit daw kulay dilaw yung droga na nasa bat? Abo, ay bago na naman kayong mga narrative dyan eh. Aminin nyo na kasi hindi effective yung tukhang. Iba yung strategy ni PBBM at masama yung loob ninyo dahil hindi ginagawa ni PBBM yung gusto nyong ipagawa sa kanya na gayahin yung naging style ni Duterte. Irespeto nyo ang presidente. May sarili siyang estilo ng panunungkulan. Ito, may napatay ba? May nanlaban ba? Ibilyonis ka coffee yung nasa bat na illegal na droga. Eh kung kumalat yan, eh baka buong Luzon, sinuplayan yan kung kumalat yan, kung hindi nasa bat yan. O ano kayo ngayon? At hindi nyo matanggap yan, kaya ngayon binabanatan nyo na naman ang administrasyon na Quezon stage daw. Ito namang si Harry Roque, naniniwala kay Maharlika. Eh, pugad din ang chismis yun eh. Pugad ng fake news yun eh. Tapos ikaw, well-decorated lawyer ka, maniniwala ka sa fake news peddler. Aba, may problema sa'yo dyan. Angela Lacar, haha, kailangan pa ba talagang mang-insulto? Sabi ni Angela. Eh kung insultuhan din siya, di ba? Insulto hindi siya ni PBBM, naugod siya ng takaw. O di ba? Na pag umorder sa restaurant yan, napakarami. O kung ibalik kay Harry Roque yan, parang alam ko yan ah. Aba, parang ilang beses ko nakalunch yan ah. Matakaw ah. Eh kung ganyan gawin sa kanya yan, o di ba? Inatake yung personal character niya, yung personality niya, tulad ng ginagawa niya kay PBBM. Abang masasaktan din siya. Di ba? Ma'am Josefa Oliva, happy viewing po sa inyo. Kay Christian Guapo, oy digong, PI mo, di mo mauuto ang tao. Cooking, ay, kamyo, Christian. Sobra na yan, ha? Ay, nako, Rockwin, bumukhang BAB, oy, bumukhang baboy ka na daw, sabi ni Ald. Tingnan na kayo, puro kayo banat eh. Eh, pagbanatan din kayo, magagalit kayo. Diba, magre-react din kayo. Eh, kayo itong nagsisimula eh. Abogadong BUBU. Si Roque, sabi ni Mercy Otris Mangligot, eh kamping-kampi to sa China. Magkano kayang tinatanggap na sa audience sa China? Wing Bongbong, oy, grupo ng buwang itong mga DDSHIT. Mukhang ganyan na nga yung ka-coffee. At kung babasahin mo yung comment eh, proud po sila sa mga pinagsasabi ni Harry Roque doon sa live stream niya. Eh malinaw naman na may problema itong abogado na ito. Si Harry Roque, sobrang kapal ng mukha niya. Ay, nabudol daw siya, di ba? Noong isang araw, pinapakalat niya, nabudol daw siya eh. Pero aminado siya, mabait si PBBM, pero nabudol daw siya. Isa daw po siya sa 31 million Filipinos na nabudol ni Pangulong Bongbong Marcos. Weh, eh di ba kapit ka sa matalim, kapit ka sa matatag para sa personal interest mo, sa political interest mo. Alam naman kumampi ka rin sa mga dilaw, eh walang pag-asa, kaya kampi ka sa unit team dahil hoping ka na makalulusot sa Magic 12. Eh hindi lumusot. Ano ka ngayon? Ngayon nabudol ka na. At nag-hoop ka, umasa ka. After one year, mabibigyan ka ng posisyon. Eh, hindi ka nabigyan ng posisyon. Kaya ngayon, blah, 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 blah. Impeach, impeach, impeach. Resign si PBB para makaupo si Sara Duterte. Ayan, mabigyan na naman siya ng posisyon. Kasi hoping yan eh. Gusto nga nila DFA, Department of Foreign Affairs, ang gusto. Para maraming connection. Para magamit sa negosyo. Ako, mga makasarili. Elise Kaasi, good evening Sir Ka-Coffee, watching from Singapore. Happy viewing po sa inyo. Jenny DG Lively, Lifeke. Dapat itong si Roque makasuhan din para mabawasan ang katabilan niya at pagkasinungaling niya. Darating din yung punto niya, babalik din sa kanya. Actually, bumabalik na sa kanya eh. Itong mga kagagawan niya, o sino kaaway ngayon ng media? Siya. Inaaway siya ng media. Inaaway siya ni Campo mismo, ni Digong, ni Panelo. Dahil madaldal ito eh. Yan nagbubulgar sa kanila eh. Bumabalik sa kanya yan.
Ay, Ninong Mark Ramos, happy viewing sa iyo. Ha? Nakaka, ano, naknang tokwa si Roque, ha? Correct. Nagpapakalat na naman ng chismis. Nagpapakalat na naman ng Marites. Joseph Bangug, hello ka-coffee. Magandang gabi. God bless you. Nako, may bubulgar pa ako dyan. Soon, nako, pag nawala yung ano, control ko dyan. Nahihiya lang ako sa common friends namin eh. Kung hindi, nako, ilabas ko kaya yung mga, Awat. Cambio. Soon, labas natin yan. Siguro doon sa mga naka-join sa atin, mga members natin dyan. Nahihiya lang ako doon sa common friend namin. Palayo Chronicles, dapat i-mass report yung fake news peddler na si Harry Mao. Ay, ganun pa rin yan, gagawa pa rin yan ka-coffee. Sana mauntog man lang yan at sana pagsabihan, magsabi sa kanya, oy, tama na yung kalokohan mo na yan. Si Harry Roque Baboy ang nagsabi, ha, correct. Oy, ikaw naman mama, hindi naman baboy. Paano ba pag baboy? Matakaw kumain? Malakas kumain? Ganun ba yun? Kung ganun, pwede. Yung umorder, marami. Hindi naman siya yung magbabayad. Aba, matindi ha. April na kasi ka-coffee, dapat may latest updates ang paninira, sabi ni Arnold Ilanga Vlog. Baka may kota. Baka ganun niya. Baka kinukutahan sila dyan. Kasi hindi nila ma-impeach-impeach itong si PBBM eh. Mukhang yung route nila na betrayal of public trust, hindi nila magawa-gawa eh. Kaya ganyan yung mga yan eh. Paano scripted eh, lahat ng media ando doon, Sophie? Exactly. Diba? Kung paano mag-isip yung mga tao niyan? Scripted daw, staged daw. Ito ang argument nila ha. Ito yung argument ni Harlika ha. Kasi daw, yung van na yan na naglalaman itong illegal na droga, eh bakit daw walang convoy? Eh, kung malaking halaga daw yan, dapat may convoy. Eh di nahalata kayo, di ba? Common sense naman yan. Dumahalata kayo. At bakit daw dumaan pa doon sa checkpoint? Eh malamang wala naman siguro ibang dadaanan. Kaya doon dumaan at akala nila masusuhulan nila yung mga nasa checkpoint. Abo! Invento na naman kayo dyan, ha? Inaro stories, ka-coffee, topic sa balikat. Thank you. Nagpapapansin, sabi ni Hermie Kinzon, kay Zaldi Atordido. Oy! GAGA talaga yung si Butanding. E paano? Kabilang side eh, na ano na siya eh. Naiipit na siya dyan eh. Kaya pala mga ULOL, na aso ang mga yan, di pala nabigyan ng posisyon, kaya kahol ng kahol. Hoping yung ka-coffee. Umasa yung mga yan na mabibigyan ng posisyon. Di ba may 1 year na appointment ban kapag natalo ka? Eh, hindi nabigyan after 1 year. Naghihintay. 1 year and 2 months na. 1 year and 3 months na. 1 year and 6 months na. Hindi pa rin sila inaalok ng posisyon. Aba, nagpa-appointment pa sa Malacanang. Nagpa-appointment sa Malacanang, tapos kinansel. Kinansel ng PBB yung appointment. Ibig sabihin, walang respeto sa inyo. At hindi kayo, hindi pala respeto, hindi kayo pinagkakatiwalaan. Kaya siguro, may appointment sa Malacanang eh, di ba? Nakaschedule doon si Harry Mao eh. Dadali siya na, di ba? Ewan ko kung ano pag-uusapan nila. Siguro, kinoconsult-consult siya, etc. etc. Siguro, buti na lang, nakarating kay PBBM o kung kanino man o kay First Lady, huwag niyo pagkatiwalaan yan. Traitor yan. I-cancel yan. Ayun, na-cancel yung appointment. Buti nga. Eh, kasi kung sakali, naku, hinawakan sa league si PBBM, isa dal-dal yan eh. Baka mas astang presidente pa yan sa cabinet meeting. Eh. Baka siya pa ang mas madal-dal dyan. Buti na lang, hindi nabigyan ang position niyan. Attorney Bakulaw, GAGO ka para sa mga narrative mo about PBBM. Isa ka pala talagang demonyo sa kasinungalingan mo. Bahaghari Legionnaire. Yun yan, mag-iiba-iba ng narrative yun. Kesyo nabudol. Ganyan laging narrative niya. Eh. Akala niya ganun. Kaya paiba-iba ito ng statement. Kasi hindi pumapabor sa kanya. Tapos pagkakatiwalaan pa. Tingnan natin. Takbukan senador. Yan magkaalaman. Takbukan senador sa 2025. Alam nyo, ka-coffee. Ito ha. Sabihin ko na sa inyo. Nung nangangampanya yan, isa sa strategy niya. Di ba? Pangat ang ugali niya. Di ba? Sa media. Di ba? Nangaaway ng reporter eh. Pinapahiya yung reporter eh. Ang naging strategy nila, ano, baguhin, magpagbukang mabaitin daw. Aba, one time, may ginawa akong video, pina-revise. Kasi ang sama doon ni Harris. Okay, eh, totoo naman, masama eh. Ba't mo itatago? Ganun naman talaga siya sa media makipag-usap eh. Eh, wala talaga. Lumabas talaga yung tunay na ugali. Kahit anong linis mo, kung basura yan, basura pa rin yan. Parang aso, karaoke, sabi ni Nympha Vlog. Ayun na nga. Hermie Kinzon, oy, good PM sir, hello sa inyo. Kay Mabs Channel AM, gusto kasi yung may mamamatay, ayaw niya ng
ganoon, sabi ni Mavs Channel. Mamaya pag-usapan natin yan, itong issue na yan dyan sa major accomplishment ng walang tumutulog dugo. Watching from Baguio, si Earl Pino. Hello po sa inyo, Roque Duterte. Mga sirang ulo yan, sabi ni Henry Misana. Eh, ayaw pa kasi nilang sumuko dyan sa, alam naman, malinaw na malinaw na may pagkakamali sila dyan. Aminin nyo yung mga pagkakamali nyo dyan. Nangarap maging Secretary Angela Lacar. Exactly. Yan yung target na posisyon. Bako mo sabi, DMW yung nire-request eh. Basta may kinalaman sa iba't ibang bansa. Bakit? Mahilig ba mag-travel si Harry Roque? Madalas ba siya nasa labas? Napapanood niyo ba madalas? Nasa iba't ibang bansa. Baka yun ang gusto niya, yung travel ng travel. Kaya gusto DFA at kaya gusto DMW, Department of Migrant Workers. Ah, okay ah. Yun pala yun. Dahil mahilig mag-travel, gusto lagi nasa labas. Maraming ganun, no? Aurora Zamora, Harry Roque, nagladlad na. Ayun na, ka-coffee. Hindi lang siguro, uy, bastos. Emmanuel Paras. Bawa yan. Mukha siyang B-A-B-O-I. B-O-Y siya, net. Damgard. O, ganun ba? Kayo talaga. O siya, sige, cambio tayo. Tigil muna tayo. Control muna. I-reserve natin yung iba. May mga nabaon pa tayo dyan. Soon, labas natin yan. Grabe kayo, makalait sa presidente na hindi nakapagtapos, eh, magandang accomplishment. Kayo itong gaganda ng credentials ninyo eh. Hindi kayo maluklok sa pagkasinador, presidente pa kaya. Anyway, sige, yung mga nakikinig sa atin ngayon, kapapasok lang po sa atin. Ayan, attendance check muna tayo. Sige, i-like lang po yung video na yan para makapag-attendance check na po kayo. Yung mga nasa Facebook, ayan, pasuyo na lang ka-coffee. Baka di pa kayo naka-follow sa ating Facebook page. Pasuyo na lang din, ha. Click lang po ng follow or like sa Facebook. At kung kayo naman ay nasa YouTube, i-click lang po yung subscribe. Yung join, may bayad dyan. Again, reminder, disclaimer, ha. May bayad po yan yung join. 99 pesos per month po yan. Huwag nyo nang i-click yan. Pero mag-upload tayo dyan ng mga unique content. No? Yung mga hindi natin nasasabi dito, i-upload natin yan. Para exclusive yan ka-coffee para sa mga naka-join. Pero I don't recommend kasi may bayad nga yan. Pero kung afford naman, 99 pesos per month, okay lang. The better, no, ka-coffee. Ka-coffee, totoo ba na si Lenny Robredo kakamping na kay PBBM? Walang confirmation ka-coffee, pero yung narrative mukhang ganun ang nagiging punta. No? Siyempre, kung papipiliin ka versus Digong, syempre dito ka na kay PBBM. MR Denden, paano muna sabi? Ano ba sabi ni MR Denden? Sabi ni Trevor Phillips, ano bang nasabi niya dyan? Teka, nalaktawan na natin yan. Anyway, sige, mamaya pag nakita natin yan. Carolina De La Cruz, yan, correct ka. Q-Pal na talaga mga yan, ha? Wala na sa tamang pag-iisip. Entrepman, present. Ayan, thank you. Ayan, sa mga kapapasok lang, mag-attendance check lang po kayo dyan. I-like nyo lang po itong video na yan. Sige, move on tayo ka-coffee sa ating next topic. Kuha na lang kape para maganda-ganda yung ating usapan. Tayo yung nakatsaka ngayon dahil nakadaming beses na tayo ng kape. Bago na naman yung narrative ngayon ng grupo nila Maharlika, ha? Ito daw pong major accomplishment ni PBBM kung saan nasabat ka-coffee itong 13.3 billion pesos worth ng ipinagbabawal na gamot na nasabat dyan sa Batangas. Scripted daw yan. Staged daw yan. Aba, ano naman pinaghuhugutan ninyo dyan? Mga nagsisinungaling na naman kayo dyan. Mga kalokohan nyo na naman yan, ka-coffee. Stage daw, scripted daw yan. Aba, wala na kayong ibang masabi? Wala na kayong ibang mapula sa ating gobyerno? Kaya kung ano-ano na lang ang inyong maisip para makapanira lang sa administrasyon na ito. Si PBBM, kanina sa kanyang talumpati, tila may, actually, di niya na kailangan parenggan eh. Totoo naman talaga eh. Sabihin niya na directly. Sabi niya, sabi sa balita ito ng politico.com, may pinaringgan. Marcos on Philippines' biggest drug hole. Walang namatay, walang nagputukan. Exactly, hindi kagaya ng tukhang, mga maliliit na user, maliliit na dagang kanal ang tawag nila dyan, ha, ka-coffee, mga street vendor ng droga, ha, at yung basta maliliit lang ka-coffee, hindi yung mga big time. Yun ang pinupunteriya kasi mga nanlaban eh, napakadali nilang i-justify na nanlaban. Nung panahon ni Digong yan, ha, tukhang, ibig sabihin, hindi effective yung tukhang ninyo. E ba paano? Ito, may dugo ba?
may dugo, dumanak na dugo pa. Pero marami kang nasalbang Pilipino dahil sa laki ng halaga nitong droga na ito na nasabat. Kung hindi nasabat yan, maraming buhay ang nasira nito. O kung tao sasabihin nyo ngayon, dahil magandang accomplishments yan sa administrasyon ni PBPM, first in history ito ha, pinakamalaki ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil hindi nyo matanggap, ang ipapakalat nyo ngayon, yan po ay scripted. Aba, scripted daw, sabi ni Maharlika, aba, anong hugot mo na naman dyan? No one should die in the government's war against illegal drugs, according to President Marcos Jr. Hindi kagaya ng tukhang, maraming maliliit na tao, mga inosente na damay dyan sa tukhang ninyo. Para lang ma-meet ninyo yung target ninyo. Kasi noon eh, halimbawa sa Region 1, ganitong klase, ganito karami yung mahuli mo. Region 2, dapat ganito rin karami ha. May quota. Yung quota system na yan, yung ilang mga abusadong pulis, birada ng birada, kahit inosente. At napatunayan ng korte yan na nagkaroon sila ng pag-aabuso. Paano ma-meet nila yung quota? Hindi ganyan ang strategy ni PBBM. Yan ang pilit ninyong pinapagawa kay PBBM na hindi nga effective yung strategy na yan. Gusto nyo, gayahin ni PBBM ang ginawa ni Digong. Diyan nga tayo nasira sa international community. Human rights violations natin eh. Nasira tayo dahil diyan sa pinagkagagawa ni Digong eh. Tapos gusto nyo ipagawa rin niya kay PBBM. Aba matindi pala kayo. I would like also to point out that this is the biggest shipment of SHABU o shabu-shabu na nahuli natin. But not one person died. O yan, sana tamaan na kayo dyan. Wala ni isang tao ka-coffee ang natsugi dahil sa operasyon na ito. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Marcos Jr. said, referring to the 13.3 billion pesos worth of illegal drugs seized from a recent drug bust dyan po sa Batangas. At dapat i-congratulate natin dito ka-coffee ha, yung mga personnel ng PNP dyan sa checkpoint, directly involved dyan sa checkpoint ha, i-congratulate natin, ibigay natin ang credit sa kanila dahil sa kanilang tapang at hindi nagpasuhol. At ipopromote sila, sabi ng PNP, ipopromote silang lahat, yung directly involved doon sa pagkakaaresto dito sa van na yan at sa halagang 13.3 billion. Biruin mo, dahil kulay dilaw daw, yung nakuha na yan, fake daw yan, o mga luma daw yan, botlogs talaga, hindi nag-iisip. Hindi na alam na iba hinahado sa kung saan-saan, sa cookies, sa kung saan-saan, para hindi magmukhang shabu-shabu yun. Hindi nyo ba alam yun? Hindi talaga nag-iisip tong mga to eh. What is most important, according to the president, is that the government stops the flow of drugs into the country. Doon ka sa ugat, hindi yung doon sa mga dagang kanal, hindi doon sa mga maliliit. Ang punteriano kasi noon, maliliit eh. Paano? May kota eh. Kailangan makaisan libo ka, kaya ganyan. O ano nangyari? Hindi mo rin na-end yung problem. Pinutol mo yung sanga, hindi yung ugat yung pinutol mo. E doon ka sa ugat. Basta't ino-operate natin ng dahan-dahan, yun naman dapat ang approach para sa akin. Yun dapat ang approach sa drug war na ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-ship ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas, sabi ni Marcos. Hindi lang ito ka-coffee yung major accomplishment ngayon ha. Sabay-sabay, pansinin ninyo. Nueva Ecija nagkaroon din dyan. Sa parting Maynila, mayroon din. Iba't ibang lugar ka-coffee, nagkaroon ng ganitong accomplishments. May mga drug by bus operations o mga drug bus operations na nabalita din ngayon. Silently working at may accomplishments. Yung iba, blah, 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 blah. Ang ingay-ingay. Maraming pinapatay ng mga... Ay, nako. Pero the one thing that's clear, pinasok ito, hindi ito galing dito sa Pilipinas, hindi ito niluto dito sa Pilipinas, galing ito sa labas. Ayan, may mga tiwaling official na naman dyan eh, na dumaan niya sa customs eh. Baka may mga kasabot-kasabot na naman dyan, hanggang ngayon, di pa rin malilinis yan. Siyempre, yung mga negative dyan, isisisi na naman kay PBBM yan. Kasalanan ni PBBM yan, bakit nakatapos, nakapasok? Kasalanan ni PBBM yan, bakit nahuli? Stage yan. Lahat na lang, sige, bintang nyo na lahat. Meanwhile, Marcos Jr. said authorities are still investigating the source of the confiscated illegal drugs. Mabilis lang yan. May nahuling suspect, yung pinagmulan yan, mabilis silang matitrace yan kung saan ang galing itong ipinagbabawal na gamot. Ngayon, yung ruta kung saan ang galing yon, ngayon ay pinag-aaralan pa natin at iniimbestigahan pa. Sa laki ng halaga nito, halos na doble na yung accomplishment agad eh, ng administration na ito eh, dito sa ipinagbabawal na gamot. Na stage daw ha, stage daw ha, yan yung narrative nyo ngayon ha, stage daw.
Tinanong si PBBM ng isang reporter, ano daw ba? Magbabago daw ba siya ng strategy dahil parang nagiging talamak daw? Sabi ni PBBM, hindi mo babaguhin yan. Effective nga ito, nakahuli ka nga ngayon eh. Babaguhin mo pa yung strategy. Yung iba kasi gusto nila ibalik yung strategy ni Digong. Maling-mali nga yan eh. Daming patunay dyan eh. Court rulings nagsasabi, maraming inosenteng nadamay dyan sa strategy ninyo. Tapos ngayon, gusto nyong ipagawa yan kay PBBM. Ano ba? Kayong may problema dyan. Yes to Chacha for a long term for PBBM presidency, Sociopath TV. Unfortunately, hindi po pwede, no? James Saito TV, watching from California. Hello po sa inyo. Kay Belvin Raquel, oy, baka kasi ang ICC kulong lahat sila ng mga BABOI. Swerte ka nila, walang ICC. Si PBBM, eh, sure siya dyan. Eh. Hindi pwede ipasok ang mga warrant of arrest. So, hindi pwede i-serve itong mga warrant of arrest na manggagaling sa ICC. Swerte nyo, kampo ni Digong, no? Evangelina Danila, oy, coffee muna po, thank you. Tatlong sachet lang sa Duterte, chugs ka na agad. Gardo sap, exactly. Yung ibang estudyante, nanlaban agad eh. Diba? Kawawa yung maliliit. Samantala yung iba, baka nakaka-dinner pa nila, nagpapakasasa pa. Enjoy, enjoy pa. Bye muna, congrats sa lahat ng nakahuli. Grabe, pero parang naunang nahuli. Di lang yan, sabi ni Mobs Channel. Yan, dadami pa yan. Sunod-sunod pa yan ka-coffee. Pero importante dito, hindi mo chinuchugi. Eh. Paano mo mahuhuli? Mahahanap yung ugat yan kung chugiin mo agad yan. Si Senator Oplet, si Gat Andres Bonifacio ay hindi nakatapos ng kolehiyo pero naayos silang tao. Kaya hindi ba siyan ang natapos upang mabuting tao, sabi ni Fernando Marcos. Exactly. Hindi mo maintindihan. Matalino naman si Digong. Matalino itong si Harry Roque. Pero ganun yung prinsipyo nila. Dapat college graduate ka. Parang yung common misconception, common traits ng mga Pilipino na pag hindi ka nakapagtapos, BOBO ka. Ganyan yung kanilang prinsipyo. At yan, minamata nila si PBBM dahil second year college lang daw yan. Eh, tinan mo sila. Ang gaganda ng records, ipinagkalulo naman tayo sa China. Diane Gonzalez, good evening ka-coffee. Bakit ganyan po ang mga Atay Marcos? Ayaw nilang tigilan si PBBM, masyado silang ampalaya. Alam mo bakit? Eh, wala nang tiwala sa kanila eh. So, hindi na sila makakabalik eh. Hindi na sila makakadikit kay PBBM. So, hindi sila mai-endorso sa pagtakbo sa pagkasenador sa 2025. So, hanap sila ng tutulong sa kanila para manalo sila ang oposisyon. Hindi magsama-sama sila dyan. E, tinan natin kung lulusot. Wala na silang chance. Hindi sila makabalik kay PBBM dyan eh. Ka-coffee, mag-work raw si Lenny kay PBBM. Nabalitaan ko rin yan, ka-coffee, isang office na about sa mental health. Parang ganyan yung style dyan. Pero hindi pa po verified dyan ha. Kudos to Marville. Yes, Glenn Lazado videos. Exactly. Ero din yan. May dapat i-recommend yan ang leadership ng PNP. Sana magtuloy-tuloy. Anti-PBBM yung mga beater, sabi ni Sociopath. Exactly. Leia Tampoy, let us pray and fast. We are wrestling against these rebellious people. We are wrestling against the spirit that is in them. Demonic spirit, Satan's spirit is working 24/7 all over the world, sabi ni Leia Tampoy. Lalo na itong mga tao na ito, yung mga nagpunta dyan sa rally sa Tagum City. Prayer rally, ay hindi na pala prayer rally, binago na nila yung pangalan. Pero gusto nilang ibagsak si PBBM. Pagaling kay Maharlika, fake, sabi ni Mavs Channel. Karamihan dyan, may mga totoo dyan, bahagya lang. Pero mostly, mga peke yung mga pinagsasasabi niyan dyan. El Maliego, kaya gusto nila ipagawa kay PBBM kasi naghahanap yan sila ng kadamay ng mga Duterte. Ayan, para pumasok na ang ICC. Tuluyan na. Daniel Arca, good evening ka-coffee. Hello po sa inyo. Yung mga ka-coffee natin na nakikinig sa Facebook, happy viewing po sa inyo kay Leti Matsura, kay Marilu Montero, kay Jeka Soberano, Magnaye. Sa lahat po na Magnaye na nakikinig sa atin, happy, happy viewing po sa inyo kay Kim Santos at kay Jemias Goryo. Oy, si Ma'am Brenda Dicano. Ma'am, thank you sa iyong stars. Nag-send po sa atin ng stars sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. At sa lahat ka coffee na nakatutok sa atin ngayon, yan, attendance check tayo ka coffee. I-click lang po yung like at follow pag hindi pa po kayo nakalike sa ating Facebook page. At kung nasa YouTube kayo ka coffee, make sure na nakasubscribe na po kayo ha. Kailangan past tense na po yan. Subscribe. Click nyo lang po yung subscribe. At i-like lang po itong video na yan. Yung join, again, sulad ng sinasabi ko lagi, may bayad po yan. Herminia Colcol, hello ka-coffee, watching from California. Kay Sterling Candela Sanding, shoutout din po sa inyo. Maraming nakikinig sa atin dyan sa California. No? Kay Jing Florento, happy viewing din po sa inyo. Thank you for tuning in. Sige, kuha na lang kape ka-coffee at move on tayo sa ating
Next topic. Diba, may pinapauso na naman itong kampo ng oposisyon eh. Grupo nila Atty. Vic Rodriguez, Glenn Cho, grupo nila Maharlika, Harry Roque, yan ang mga pinapauso nila eh. Na magpa-drug test daw itong CPBP. Hindi sila nakabubon dyan ha. Tagal-tagal na dyan ka-coffee. Yung issue na yan sa Pulburon. Sabi nila may lalabas silang video. Nasaan na yung video? Ilabas nyo na. Kung totoo man yan. Ano ba yan? AI ba yan? Edited ba yan? Ilabas nyo na yung video na yan. Bakit until now hindi nyo pa nilalabas yan? Naglabas ng mga fake documents, kuno, form daw ng PIDEA, na-debunk naman yan dahil maling-mali, na-scripted o gawa-gawa lang yan. Ngayon, sina-challenge sila, may corning challenge sila, drug test challenge. Eh. Wala naman lagi. Papadrug test sa inyo, nagpa-drug test naman itong mga sunod utu-utu, mga eng-eng-eng-eng eh, na dati mga official ng PCO. Eh. Padrug test din sila dyan. Wala nagsapagawa sa inyo. Nagsaya lang kayo ng pera nyo. Anyway, si Attorney Vic Rodriguez, di ba, kakampi ito ni PBBM noon eh. Pero siguro may ginawang mali, tinanggal, pero pinalabas sila, nag-resign para graceful exit, no? Para maganda pa rin yung ano niya, yung labas niya, no? Hindi siya tinanggal. Nadami kasing issue nito ni Attorney Vic, eh, di ba? Mga corruption issues, eh. Anyway, kunyari, ano, nag-resign para focus siya sa kanyang, ano, focus siya sa kanyang pamilya. Aba, wala na pala tayo sa pamilya. Kaya, nag-resign, kunyari, pero alam niyo naman, dahilan ka, Coffee, malinaw naman yan. Tapos, umamin siya mismo. Sabi niya, totoo yung resulta ng drug test ni PBBM, pinapanindigan niya raw na negative talaga si PBBM. Oh, yun naman pala eh. Sabi ng Attorney Vic Rodriguez dyan eh. Bakit ayaw niyo pang tigilan? Kakampi niyo na ngayon si Attorney Vic, umamin na mismo, pinapanindigan niya na negative si PBBM sa drug test na yan. Ano pong gusto niyo na naman? Sayang na naman ang pera. Pa-drug test na naman. Tapos ang request niyo sa public pa. Anong gusto niyo gawin? Sayangin na naman yung oras ng presidente, pa-drug test, sundin yung gusto nyo, patulan yung gusto ni Harry Roque, patulan yung gusto ni Maharlika, ibang baba nyo yung level ni PBBM, presidente siya, ikaw yung mga Alipores kayo. Ibababa nyo yung level ng presidente sa Alipores, patulan kayo. Aba, ito, pakinggan ninyo, yung sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez dyan, siya na mismo umamin yan, ha? Kasabay nito, yan nasa GMA yan, baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na naman yan eh. Kasabay nito, nanindigan si Rodriguez sa resulta ng negative drug test result, oh, WW pa yan ha, negative drug test result ni PBBM ni Marcos na siya mismo ang nagpresenta sa media noong 2021 na kandidato pa lang na Pangulo si PBBM. Dapat sapat na sa inyo yan, sapat na sa inyo yan, kakampi nyo si Attorney Vic Rodriguez. Sa interview na ito, sinabi niya, naninindigan siya na totoong negative si PBBM sa drug test noong 2021. Kasi yan yung challenge niya eh. Diba kay PBBM, siyempre, hindi pa naman siya presidente that time. Pinatulan talaga yan. Diba, sige, pa-drug test. Nakita sa inyo, negative. Mismong si Attorney Vic Rodriguez, may hawak-hawak pa siya ganyan, no? Nakikita niyo sa thumbnail natin, hawak-hawak niya pa yung ganyan, yung drug test result. Oh, siya mismo nagsabi na negative si PBBM dyan. O di, dyan yung singilin sa kanya ngayon. Hanapin na natin yan. Tapos ngayon, may palibago na naman kayo drug test. Ano ba gusto nyo yung drug test? Lahat na lang ng test gusto nyo. Ano, final exam, midterm test, lahat-lahat na lang ng test, T-test, ano bang Innova test, anong gusto nyo dyan? Corny. Hanapin na natin yung picture niya, na siya mismo may hawak niyan. Hindi pa ba kayo kontento doon? Kakampi nyo rin nagsabi na negatibo talaga si PBBM. O, ito, nakita ko na yung picture. Kika, ha? Wait lang. Share ko sa inyo itong picture na yan. Ayun, proud pa si Attorney Vic Rodriguez dyan eh. Kasi that time, kakampi siya. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya. Hindi. Sabi niya, naninindigan siya. Totoong negative si PBBM. O, ano itong sinisigaw nyo ngayon? Paulit-ulit kayo ngayon. Tika, stop share ko muna ito ha. I-share natin itong picture na yan para matigil na itong mga aswang. Gusto nyo lahat ng isyong bato nyo kay PBBM, pasinungalingan ni PBBM. Matigil na kayo dyan. Diba? Ano ba? Dahil wala na kayong ibang mga issue, kaya isip kayo ng kung ano-ano, mga kalokohan para kumampi sa inyo ang tao. Ayan. Nakikita nyo yung picture na yan. Yan yung pinag-uusapan natin ngayon.
Yung picture na yan, 2021 yan, di ba? Kasagsagan ng ano yan eh. Kasagsagan ng campaign yan eh. Yan o. Nasa NBI pa to si Attorney Vic Rodriguez o. Sa right side, yan yung resulta nag-drug test. Pag-drug test sa mga yung coffee. So yan ang itsura niya. Ano pa itong isa? Parang may form yan, etc. etc. Sabi ni Vic Rodriguez, nasa balita ng GMA no, na binabasa ko kanina, naninindigan si Rodriguez na sa resulta ng negative drug test ni Marcos na siya mismo ang nagpresenta sa media noong 2021 na kandidato pa lang ng Pangulo si Marcos. Kakampi nyo ngayon si Attorney Vic Rodriguez, paniwalaan nyo siya. Eh bakit ayaw nyo siya paniwalaan? Ibig sabihin, nagsisinungaling si Attorney Vic Rodriguez. Ano nangyari sa inyo? Wala na kayong consistency dyan. Kahapon, nahuli na naman kayo. Valentong kayo dyan. Sabi ni Harry Roque, no? Si PBBM daw ay parang pinapalabas niya manggagamit dahil binigay daw ni Sara Duterte yung opportunity na magpresidente. Nagpaubaya daw si Sara Duterte. Ibinigay ni Sara Duterte ang boto ng Mindanao kay PBBM at ang boto ng Cebu, kaya nanalo si PBBM. Sabi naman ni Glenn Chong, dinaya ng Smartmatic. Ano ba talaga? Akala ko ba may boto ng Mindanao? Ibig sabihin, walang boto ng Mindanao kasi dinaya lang ng Smartmatic. Ang gulo nyo. Kayo mismo, ang gulo-gulo nyo talaga para kayong BOL, BOL. Ang gulo-gulo nyo, ganyan-ganyan kayo, lihis, corny. Lihis-lihis kayo lang sinasabi. Gawa kayo ng GC sa Viber. Gawa kayo ng GC sa Messenger. Kung ano, parang nag-uusap-usap kayo. Iisa yung narrative ninyo. Sabi ni Aurora Zamora, ngaw-ngaw na ngaw-ngaw itong mga DDS supporters, mga sira na ang ulo ng mga ito. Dapat kay Rodriguez isalang sa lie detector, sabi ni Mr. Onesimos 510. Exactly, diyan kayo mag ano? Diyan kayo mag-verify. Umami na to, naninindigan niya siya eh. Take ka na ng Marcos pregnancy test para mag... o yan, baka gusto din nila yan. Gusto nila mag-pregnancy test. O sige, mag-pregnancy test din niya si... o baka gusto nga nila yan. Mag-pregnancy test si PBBM. Lahat ng test, ipagawa niyo na kay PBBM. At meron pa sinasabi to si Vic Rodriguez ha. Sabi niya, sige na nga. Ano, total ang panawagan ng tao, magpa-drug test siya. Magpa-drug test na siya. Ano nangyayari sa inyo? Ayan. Tignan niyo, tika. And I'll come on to comment. Tignan mo itong mga tao na to. Attorney Vic Rodriguez, sinabing dapat sumailalim si President Marcos sa credible drug test. Ibig sabihin, noong 2021, hindi credible yon. Eh magkasama kayo. Hindi credible yon. Eh mali ka pala dyan. Bakit ka nagpa-drug test ay hindi credible? Anong intention nyo? Linlangin ang taong bayan noong 2021? Maling-mali ka dito, attorney. Para matapos na umano ang usapin sa hinalang gumagamit ng illegal na droga, sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na dapat sumailalim sa credible hair follicle drug test ang dati niyang boss na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Sakit sa ulo. Ano pag nangyayari sa inyo? Matatalino naman kayo. Pero nagmumukha kayong ano, TNG sa style niyo. Sabi niya, naninindigan siya na totoo. Si Attorney Victor, naninindigan siya na totoo talaga. Yung resulta na negative talaga si PBBM. Tapos ngayon, sasabihin niya, dapat sumailalim sa credible hair follicle drug test. Hindi credible yung 2021. Ba't doon kayo nagpa-test? Ginawa ni Rodriguez ang pahayag sa panayam ng GMA News unang balita nitong Martes nang magtanong tungkol sa sinabi ni Marcos noong Enero na hindi niya bibigyan ng halaga ang aligasyon na gumagamit siya ng illegal na droga. Diyan sila nagagalaiti dahil hindi sila pinapansin ni PBBM diyan sa mga issue-issue nila, sa mga ibinabato nilang issue. Hindi sila pinapansin. Kaya nagagalaiti sila diyan. That's not dignifying. It's heeding the call and the clamor of the Filipino people. Wow! May ganyan ba? May clamor ba? Nagkakanda, ano ba tagal ng clamor? Nagkakanda o gagaw, parang may clamor. Gets yun naman ka-coffee, no? Parang nagsusumigaw ang tao na magpa-drug test daw siya. May ganyan ba? Parang kayo lang yan, ha? Parang ilan lang kayo dyan? Yung dalawang opisyal ng PCO na may vlog na ngayon. Si Maharlika, si Harry Roque, si Glenn Chong. Ilan lang kayo? 5, 6, 10? Ganyan lang kayo. Clamor na yan, Filipino people. Clamor na ng Filipino people. Kapitbahay namin, hindi naman. Hindi ko may clamor. Sana marinig man lang yan sa kahit sa barangay namin. Baka kayo lang. May pa-drug test challenge pa kayo. Baduy kaya? Tingin nyo na yan. Baduy-baduy.
Bakit ganyan ang mga DDSHIT, nagaganyan mga abogado sila pero para mga naka-fentanyl ang mga kilos nila? Kasi wala eh, wala na silang ibang argument na maiba to. Sa totoo lang, sira lang 'yon. Huwag nila kami idamay. Sila lang 'yon. 'Yan yung clamor na 'yan, yan ni Fresna. O kayo lang 'yon. Nandadamay pa kayo diyan. Kayo-kayo na lang magsaya kayo ng pera. Pero ang corny, tigil nyo na yan. Napapanood ko minsan, no, mga challenge-challenge. Kilala ko pa yung iba dyan, ang corny. Magpa-drug test ba kayo dyan? Ang corny. Sikat ba kayo? Celebrity ba kayo? Pa-drug test. Wala na ko lang sasabi sa inyo, magpa-drug test kayo. Hindi kayo sikat. Pag sikat na kayo, gawin niyo yan. Marcos V. Ilago, nakikinig sa atin. Elena Tuazon. Eleanor Mier, happy viewing po sa inyo. Kay Julio Sinial at kay Rania Zol. Yeah, shout out po sa inyo. Nakikinig sa atin. Sabi ni Jojo Jimenez na ulupong. Malaki kasi bayad nito kaya protect si Bangag, sabi ni Fanny Bonsai Tree. O ikaw nga, tinan mo. Dami account ka. Pumapayag ka dyan. Takot kang pakita yung mukha mo. Dami account ka. Kay Fanny Bonsai Tree. Yan ang aligasyon ninyo. Bayad lahat. Bayad kasi pumapretest sa administration. Eh wala eh, kasi nungalingan yung pinapakalat niyo eh. Paano kami pagkakampi sa inyo? Puro kayo kasi nungalingan. Sammy Avicilia, shoutout ka Coffee sa lahat watching from Bari, Italy. Happy viewing sa inyo. Panayam muna nila addict si PBBM bago sila, patunayan muna nila na addict si PBBM bago sila mag-request ng drug test. Si Digong nyo, hindi nyo kailangan magpa-drug test kasi obvious naman na bangag sa penta at Mary Jane. Ayun na. Trevor Phillips, hindi ka nakakuha, no. Kawawa ka naman pala yan, ang bayan. Yung mga bayaran niya mga yan. Hayaan mo na lang yan, ka-coffee, views din niya. Tama, Jim Florento, yan, subscribe ka na din, yung mga nandito sa ating washer. Subscribe na rin kayo para makadagdag. Click ka na rin ng join para may 99 pesos sa YouTube dyan. Hati kami ni YouTube dyan. O may 48.50 ako sa iyo. Ronel Javier, si Alvarez talaga ang tinutukoy na traidor. Sana na mga namangga, Ronel Al Javier. Pwede, magkakampi. Pabor kung siya talaga ang tinutukoy niyan. Bitaya ng mga tuta ng China, Jin Kazaman. Fortunately, wala tayong ganyang parusa. Eh, no? Kay Benito Quadrazal Jr., good evening po sa inyo. Kay Evangeline Linsangan, good evening watching from Tokyo. Hello po sa inyo. Nakikinig din po sa atin. Anyway, ka-coffee yung mga kapapasok lang po sa ating live stream. Yan, magandang araw po sa inyo. Make sure na kapag attendance na po kayo, kasama na yung mga DDS na nakikinig sa atin, pati mga trolls na nagtatago sa peking profile picture. Yan, i-click nyo na po yung like para makapag-attendance na kayo. May magawa man na kayo sa akin, makatulong kayo sa akin. Click nyo na po yung like. Ayan, join ka na dyan. May bahay dyan, 99 pesos. Mabawasan ka pa na ng 99 dahil sa pagiging troll mo. Hati kami ni YouTube dyan. Hindi, may 48 ako. 48.50. At subscribe ka na rin. Yung troll na nakikinig sa atin, subscribe ka na. Makatulong ka pa sa akin. Yan, gagawa tayo ng content para protekta ng administrasyon na ito laban sa mga sinungaling at mga nagpapakalat ng fake news. Grupo ni Harry Mau, ni Harry Roque. Alright, sige. Kuha na ng kape, ka-coffee. At move on tayo sa ating next and last topic. May isa pa tayo ka-coffee. Isa pa ka-coffee ha, ito ha, si Alvarez, si Pantaleon Alvarez na laging absent sa Kongreso. Naku, kung ako taga Davao del Norte, pinapasahod yan ka-coffee ng pera ng taong bayan, laging absent sa Congress. Pero ngayon, naku, nanganganib ito ha, mukhang maghihimas parehas ito ha, dahil sa sedition. No, seryosong kaso ito ka-coffee, pinaiimbestiga na siya ng Department of Justice. Naku po, naku, baka mag-sorry. Mag-sorry kaya ito, si Alvarez. Eh, pinatulad siya ni Gibot Teodoro. Si Gibot Teodoro, pahinamon mo ha. Eh, hindi ka atrasan yan. China nga, hindi nga atrasan yan eh. Ayari ka ngayon. Ano kayang gagawin ngayon yan o? Ang gagawin ngayon ni Alvarez. Eh, pinagtatanggol na siya ngayon eh. Nakita ko si Harry Roque, pinagtatanggol niya na itong si ano eh. Si Alvarez eh. Hindi daw seditious itong statement na to. Etcetera, etcetera. Sige, tingnan natin ka-coffee. Eh, mukhang may maghihimas reyes dito ha. Yan. Ano? Nananawagan ba naman ito? Reservist daw ito, ha? Reservist. Marine reservist ito, si Alvarez, ha? Nananawagan na mag-withdraw ng suporta sa administrasyon.
Ano ba, hello? Anong gusto mo, mag-aklas ang taong bayan? Ano ba ginawa sa inyo? Ano, may masama bang ginawa sa PBBM dyan? Pinoprotektahan niya lang ang teritoryo? Ayan, mapapahamak siya sa binitiwan niyang statement na yan. Nasa balita ng Inquirer.net, Department of National Defense, sabi niya, sabi ng DND, calls to withdraw support from Marcos are futile. Prosecution likely. Pag sinabi mong futile ka, Coffee, parang pointless, no? Walang point. As simple as that, no? Basura, yan. Pointless yung mga nananawagan na mag-withdraw. At mukhang mapaprosecute pa itong mga to. Yan, sa para magaling may maghimas, Rehas. Hindi kayo atrasan, tinamoy mukha ni Gibutidoro. Natapang yan. Strategist yan. Mautak pa yan. Silent yan. Pero napakatalino yan. Tapuan niya sa bar. Para si Marcos yan. Tahimik yan, pero working. Hindi madaldal. Kasi ang madaldal, nahuhuli sa bibig. Yan si Harry Roque. Yan ang kaibahan nila. Maraming malayo si Harry Roque kay Gibutidoro. No match siya dyan. Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Gilberto Teodoro Jr. on Tuesday called futile any attempts to make the armed forces of the Philippines turn against the Constitution and the current administration. So, walang punto, walang bearing, basura, kung sino man po ang nananawagan na talikuran ng AFP ang Constitution, ang ating saligang batas at ang pagsuporta sa administrasyon. Teodoro made a statement as Davao del Norte representative, laging absent, si Pantaleon Alvarez urged the AFP to withdraw their support for Marcos peacefully. Aba, yari ka ngayon. The AFP is standing steadfast in upholding the Constitution. Yan, basag ka dyan ha. Under the leadership of the Commander-in-Chief, President Ferdinand R. Marcos Jr., Teodoro said in a statement. Baka nakakalimutan ni Alvarez na ang presidente ng Pilipinas ay ang five-star general, ang commander-in-chief ng Armed Forces of the Philippines at ganoon din ng Philippine National Police. Baka di niya alam yan. Any attempt to sway them away from this duty or to patronize them to support a partisan agenda is futile. Particularly when this agenda dovetails with a foreign interest contrary to our own national interest, sabi ni Gibo. Eh ano bang plano nito? Plano nitong grupo nila Alvarez? Pumanig sa China at hindi pumanig sa Pilipinas. Aba, taksil kayo sa bayan kung ganun. Diba? Particularly with this agenda dovetails, tied ba doon sa, kumbaga connected, doon sa interest ng ibang bansa, not necessarily China. Pero sa ibang bansa, hindi sa Pilipinas. Kumbaga nagtataksil ka sa bansa. Calls for them to withdraw support will not amount to anything but to a possible criminal investigation. Yari ko, criminal investigation yan. Matindi-tindi yan. Hindi lang yan isa-side ka ng contempt, no? Para sa Senado at sa Kongreso. Criminal investigation. Sedition. Nag-i-incite ng war, ng rebellion. Naloko. Ayan, kailangan kumuha na ng magaling na abogado ni Alvarez. Kunin niya na si Harry Roque, kasi si Harry Roque na kanina nakita ko eh, pinagtatanggol niya na yan eh. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla on Monday reaffirmed the armed forces' loyalty to the Constitution and the Commander-in-Chief. Boom, basag. Alvarez on Sunday urged the AFP to peacefully withdraw their support from Marcos to avert a possible war over the West Philippine Sea issue, which he said would bring countless dead bodies, unimaginable destruction, famine, and hunger. Eh, tinalikuran mo yung boss nila. Ano yun? May ganun ba? May peaceful bang ganun paraan? Ewan ko. Abogado ba to si Alvarez? Hindi ko alam, pero sa bagay, maraming abogado na may hina. Tulad ni topic natin kanina. There is supply activity of BRP Sierra Madre grounded in a human shoal, and the humanitarian activities in Scarborough Shoal became flashpoints of tension between Manila and Beijing. E paano? Gusto kasi nila, isurrender na lang ang Pilipinas yung laban natin dyan sa teritoryo natin, dyan sa West Philippine Sea. Suko na lang natin, bigyan na lang natin sa China para walang gulo. Ayan, tinong mo yung mga yan. Nanumpa ka sa konstitusyon, poprotektahan mo ang teritoryo kung presidente ka. Ano yun, nagtaksil ka? Hindi mo ginampanan yung sinumpaan mo. Kasi PBBM, ginagampanan niya yung sinumpaan niya at masama ang tingin niya sa kanya. Sedi Mangirang, kakofi yung ICC, papasukin na para kay Duterte. Swerte nila, ayaw ni PBBM dahil walang legal basis. Benji Lanares,
Ka-coffee, lahat ng pro-China na listahan ka na pagdating ng 2025, bura lahat sila sa listahan ko. Oy, thank you. Ingit lang yan o ninira kay PBBM kasi wala sa kalingkingan. Lolit, Juanillo. Exactly. Tapos gusto nila si PBBM bumaba sa level nila. Ba't bumaba sa inyo? At gusto nito ha, gusto nila, si Ari Rocky mismo nagsasabi niyan, gusto niya pasinungalingan ni PBBM itong mga aligasyon sa kanya na gumagamit siya ng pulboron. Ano ka, hello? Hindi nga alam ni Fentanyl kung nasaan ang ayungin. Grabe, sabi ni Mighty Vice. Lolit Juanillo, no, no to Sarah. Axel Roses, happy viewing po sa inyo. Rebellion ang inutang ni PRD kay Chinese President at Xi Jinping para malaya sila mga isda sa teritoryo natin, di dumaan sa Kongreso at Senado. Rolando Rosano. Exactly. Kung treaties yun, dapat dumaan ng Senado yan. At malinaw sa ating konstitusyon. Pag exclusive economic zone, para sa mga Pilipino yan, hindi para sa mga Chinese. Diba? Musa na yung 51 billion ni Pulong? Wala na, nakalimutan na lang yan. Swerte nila, hindi nga kinalkal yan eh. CJ Cachola, shoutout po sa inyo. Naging salot na sila ng lipunan, di na nakatulong. Tuloy lang PBBM kahit wala na si PCCG, tuloy, tuloy pa. Ano ito ibig sabihin? Enrique Lambino, no? Anyway, ang isa pang issue ngayon na iniimbestigan, yung pagdami ng mga Chinese students dyan sa Cagayan. Nabalitaan nyo na ba yan, Kamofi? Bakit dyan sa Cagayan? Strategic yung location na yan. So, tingnan natin, ano yan, nagpapanggap lang yan na ano? Mga Peking estudyante, mga assets para yan. Di yan tinalam, no? Pero ongoing yung investigation nila dyan. Sabi ni Bonsai, oh, ni Fake Funny Bonsai 3. Yan, oh. Pustahan tayo, mananalo si Sarah. Oh, subscribe ka muna. Subscribe ka muna para manalo si Sarah. No? Good luck sa inyo. Teka, paano ba yun? Teka, may check lang ako sa setting. Ayoko mag-block eh. Kasi sayang din yung views nitong mga coops eh. So, hayaan natin sila dyan. At nai-enlightened din sila eh. Para nai-enlightened din sila. Ah, hindi ko makita yung live eh. Good luck na lang. Pupusta daw siya mananalo si Sara Duterte. Tingnan natin kung mananalo ba talaga. Ito, may pumusta na sa'yo. Funny Bonsai 3. Oh, hindi hindi mananalo yan. Pinustahan ka na. Good luck. No comment daw. Sabi ni Lolit Juanillo, no? Pangulong Marcos, magpakatatag, wag padala, ipagpatuloy, etc. No? Sara, kalihin ni Hitler daw yan. Kay Josh Jenny Burgos, sino sa inyo? Ipusta mo na lahat. Ang meron ka, BOBO, Daniel Arca. Ayan. Ay, funny, narinig mo ba yan? Lahat, anong tatang sinasabi niya? Lahat ng mayayaman sa Pilipinas, China, tingnan natin, baka iiyak kayo. Mga Pilipino yung mga yun. Hindi mo lang alam. Apelyadong Chinese lang yan, pero mga Pilipino yung mga yan. Okay, hindi mo na naman alam yan, makitid kasi. Anyway, sige, hayaan natin yan. Thank you sa mga sumama sa akin ngayon. Okay, magpapaalam na. Maraming salamat po sa mga nagtutok sa ating live stream ngayon. Thank you everyone. Yung mga nasa Facebook, hindi pa naka-follow sa ating Facebook page, pasuhin na lang po ha. Pa-click na lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube, ayan, baka hindi pa kayo naka-like, pa-like na lang ka-coffee ng video natin. At kung kayo po hindi pa naka-subscribe, o kasama ng mga DDS dyan, subscribe na rin po kayo. Yung join, may bayad po yan, pero may separate content tayo ng chat. Thank you everyone. Maraming salamat po sa inyo at good night. Ma'am Neil Dagalves, good night po sa inyo. At kay Brando Manandeg, oy mga balasubas, lahat ng mga politiko nila, vlogger nila, supporter nila. Ay nako, wala nang mapili sa kampo ni Digo. Exactly. LV de la Cruz, good night everyone. Magkano pa yan? Ayan, sabi ni Ma'am Lolit Juanillo. Yan kay, ano, sa mga DDS na nakatutok sa atin ngayon. Osh na, paalam sa inyo ka-coffee. Bye-bye everyone.